What type of government? Honestly, real talk, corrupt, greedy, mababaho, mga obob, mga walang kwentang gobyerno yung meron kami sa India. We have the worst government ever in the world's history. India is the worst. How's your family in India? Yung buong family ko po, from father to mother side, nandito na po sa Philippines. From my lola hanggang sa may mga bagong kapanganak na baby, nandito na po lahat sa Philippines. Ang naiwan na lang siguro yung mga pinsan nila dad. Yung kapatid ni lola ko, nandun din sa India. Pero, so far okay po pa naman yung iba. Normally talk naman, if ibang friends nila dad, if kailangan ba nila ng pera, ng kahit anong tulong, we call them naman. So, yeah. So far, we are doing good pa naman po. And yes, yung major part is yung buong family ko nandito. And what's happening in India? Idaan na lang po natin sa prayers. Tiwala lang po sa Diyos, maayos din tong problema na to. Kung may problema po, may solusyon din po. So, magkakasolusyon po tayo soon. Thank you, and let's just pray to the good God, Lord, yeah? Thank you po. Oo nga po, marami na pong namamatay everyday. Pero may mga countries naman na pong tumutulong sa kanila kasi nawawala ng oxygen doon sa hospital. Yung mga nilalagay dito, ganun, yun yung naubusan yung India ngayon. So, nagdo-donate yung mga iba-ibang bansa. Ang first na nagtumulong si Saudi. So, yun, nagtutulong-tulungan po, and kailangan lang po talaga natin idaan sa dasal kasi nakakaawa po. Meron ako nakikita ng mga anak umiiyak kasi namatay yung tatay, lolo, nanay. Nakakaawa po. So, daan na lang po natin sa dasal. Sana po ngayon, huwag nyong iisipin na Indian yan, ba't namin ganun. Huwag nyo na pong isipin. Isipin nyo na lang na tao sa tao na lang po to ngayon. Idaan na lang po natin sa dasal. Thank you tayo sa mga bansang Saudi, Singapore, France. Tapos si USA po, magbibigay po siya ng mga vaccine materials. So tayo po na ng mga nasa malayo, idaan na lang po natin sa dasal. Yun lang po. Thank you po. Title legit po po yung 300k tal daily. Actually, hindi ako naniniwala, lalo na yung media namin. Nababayaran lang po yung media namin. Hindi na ako mag-name drop kung sino nagbabayad. Sinasadya lang kasi yan kasi may nangyayarang protest ngayon with the farmers tapos with the government. So alam nyo na sino nagbabayad sa media para tumigil yung mga protesters. Kaya sa totoo lang, mas prefer ko talagang Philippines kahit magalit na yung mga kababayan ko na Indian dyan na ganito ganyan. Kayo, aminin nyo, bakit nandito ko sa Philippines? Para lang ba sa hanap buhay? Hindi, masarap ang buhay dito. Pilipinas lang sa kalam, bahala na sila doon. Enjoy na lang tayo dito. Hirap na magsalita. Baka mamaya kung ano na naman, gagawin na iso dyan ng mga nonsense.